Mga ayos ka lang. Sabi ni Attorney, pinilipat din agad sa Maynila ang tatay mo. Kaya ako naman ang yung problema, subukan natin iusin doon. Darinig mo ba ako? Alam mo, mabuti magmerienda muna tayo. Meron ako alam na masarap na kainan, malapit lang sa Riyas. Tama-tama, na-text sa akin si Attorney. Dadaan daw sila doon para bumili ng pasulubong bago lumuwas. Okay ba siya, Mong? Ayos. Tira. Tapos na yata kayo, ang bilis! Wala yata dito yung Koreanong bulul. Sino nga yun? Si Tito Bok po yun lah. Baka niyo po pa siya hinahanap. Naaaliw lang ako sa kanya. Kasama ba natin siya dun sa titirhan natin sa Maynila, Dara? La, Ningning po. La, ako po si Dara. Sagot ko po dyan sa tanong niyo yan. Hindi po eh. Pero wag po kayong mag-alala. Sabi ni Tito Jean, malapit lang daw yung bahay ni Tito Bok sa bahay natin. Ano la, excited na po ba kayong lumuwas? Saan tayo pupunta? Sa Maynila po la. Si Lola talaga. Ang hilig niyo po pala talaga mag-trip, no? Nakalimutan agad. Ay, salamat po. Thank you po. Banyo lang po ako. Attorney, kung wala kayo pupuntahan, kung gusto nyo, damo na kayo sa amin sa bahay. Ate, pwede ba? Sama tayo. Sorry, honey. Huwag niyo na ngayon, ha? Ate, sige na. Malay mo, mapahapi ko pa si Emo. Malungkot eh. Okay, sige. Thank you, ate. Ate, Duana, gawin mo ako ng ganyan. Sige. Uy! Kuya Emong! Kamusta? Okay ka lang? Surprise! May pasalubong kami para sa inyo. Burger. Burger! Oo! Eh, bakit si Kuya Emong, imo pa rin? Buset, hindi na usong imo ngayon. Ang uso ngayon, hip-hop! Hip-hop? Hip-hop as in hip, happy-happy. Kaya dapat kumain na tayo. Jin, sabi sa akin ni Mean, bukas na rin daw ang uwi ninyo ng mga bata. Eh, halos sabay lang pala tayo. Oo. May gimmick ako para sa mga bata. Baka pwede mo isama si Lori na rin. That would be nice. Quick. Sigurado ko ba ayaw mong sumabay sa amin? Masaya yun. Hindi na. Naka-promise na kasi ako sa nanay ko na sabay kaming lumabas sa Maynila. Sayang naman. Naiwan niyo po yung kumain. Thank you. Sige po. Ito nga pala, para sa inyo ng mga bata, eh, baunin niyo na lang bukas. Oh, masarap to, ah. Oh, para sa inyo. Ay, you know, attorney, huwag na ho ako. Oh, thank you na lang ho. Para sa iyo talaga to. Please accept it. Thank you po. Salamat, attorney, ha. Wala yan. Si Lola Remy pala, ready na ba siya? Oh, sabi ng mga bata, excited na excited daw. Paano yung tanong tungkol doon sa bahay sa Maynila? Alam mo, iniisip ko lang, sana hindi siya mabore doon, no? Sana nga. Alam mo na matatanda, laging hinahanap ang buhay probinsya. Don't worry. I will make it a point na bumisita sa kanila para naman maipasyal namin sila ni Lori. Maraming salamat, Attorney. Of course. Huwag ka magdadala sana. Alam mo, Jean, natutuwa lang ako sa effort na ibinibigay mo para sa mga bata. Wala yan. Salamat. Salamat din. Alam mo, I think medyo late na kasi uuwi na kami ni Lori. Han? Han? Ay, alis na yata kami. Han! Ate! Let's go. Magpaalam na tayo kasi kailangan din naman natin lahat magpahinga, di ba? Okay po. Okay. Mauna na kami. Kikita tayo bukas. Bukas okay, Han. Sige po. See you. Tama, Torni. O, halika. Sa baba tayo magpaalam. Halika, dali. Okay, bye-bye. O, halika bye-bye na. Po. Sa baba daw tayo. Han? Sa lahat kaya ng kaso ni Attorney, ganyan siya ka-sweet? Abang, kwek-kwek ko, nagsiselos. Sus, di ah? Tingnan mo nga ako, hindi ka nagsiselos. Kwek! Hindi. Tumingin sa akin diretso, hindi ka nagsiselos. Hindi. Hindi ka nagsiselos. Hindi, tinatanong ko lang. Kiss mo ko. Bok, mauna na kayo sa kotse, minakalimutan lang akong kunin. Oo, mabata. Sige na. Ito. Lola! Lola! Lola, alis na tayo. Tira na. Ha?
Bakit? Saan ba tayo pupunta? Sa US of A. Talaga? O sige, tayo na. Ayos! Lola talaga, oh. Tito Jean, bakit po tayo huminto? Nandito na ba tayo? Papahinga lang tayo sandali. Ang ganda pala dito. I really love Philippines. Hindi pwede po bang umakyat doon? Kasi po, sobrang ganda po kasi dito eh. Sige, pero sandali lang ha. Sige po. Ano lang ako, hindi na ako sama. Sasama ako. Miss, dito po, sabay na tayo. Ano ang balas eh? Mom, saan mo nilabas ha? Wala ko sa taas. Ako, Jean. Ang saya ng mga bata. Looks like your plan worked. Mukha, kailangan ko na silang kausapin. Lori? Han, come. Palitan na natin yung t-shirt mo kasi baka basa ka na ng pawis. Bok, baka naman may mabibilang ka ng soft drinks o kaya juice. Kahit anong pampalamig. Mamaya na, attorney! Sa madadaanan natin. Aalis naman tayo, di ba? Parang hindi pa. Oath! Ay! Okay! Gets ko na. Okay. Sorry. Lola, sumama na kayo sa amin ni Lori para hindi kayo masyado mapagod. Mauna muna kami sa kotse, sige. Ha? Sige po. Aiga, tayo dito. Okay, dyan. Dito ka. Sumita. Dito ka darap po ko dyan. Nag-enjoy ba kayo? Opo, Tito Jean. Sana nga po, ulitin natin ito kahit nasa Maynila na tayo eh. Kaya ako yung dinala dito para magpalipad ng Saranggola kasi gusto ko sanang magpasalamat sa inyo. Gusto ko ako naman na magpasaya sa inyo. But hindi po, thank you na lang. Kasi kulang ang thank you. Kulang na kulang. Pero pasensya na kayo kung ito lang alam kong parang para mapasaya kayo. Okay lang yun, Tito Jean. Okay nga po yun kasi may bago kami natutunan eh. Pero hindi lang ito nararapat. Kaya alam, hindi ko maibigay. Ito lang kasi alam kong paraan para maging tatay. Parang tatay ko. Tatay ko nagturo siya para magpalipad ng Saranggola. Pakiramdam ko nung mahal na mahal niya ako. Ito na yung pinakamasayang alaala ko sa kanya. Bakit po? Ano po ba nangyari? Nagpunta siya sa ibang bansa, doon siya nanirahan. Kaya ako naiwan sa nanay ko. Si ate, si Mami Lili niyo, sinama ng tatay. Pero nung namatay ang nanay, bumalik si ate sa bahay, pero hindi na nagpakita ang tatay ko. Ang lungkot naman po. Kaya siguro hindi ko alam kung paano maging magulang. Mas pipiliin ko na mahiwalay sa inyo kung alam ko lang na sa mas mabuting kamay kayo mapupunta. Si Lola Remedios, siya yung nag-alaga ng mga anak ng pinsan ng nanay ko.
Sigurado maalagaan niya kayo. Mapapalaki niya kayo maayos at saka mabuti. Ibig sabihin po, si Lola Remy na po talaga mag-aalaga sa amin. Masarap naman po siyang magluto eh. Tsaka po marami rin siyang alam na ayos ng buhok. Tsaka po ginagawan pa po niya ng damit si Twinkle. Hindi pa kagalit sa akin. Okay lang naman po eh. Basta sama-sama kaming tatlo. Kasi po, pamilya na kami. At sana, kung nasan yung isa, sana nandun yung lahat. Tara na. Pakagabihin pa tayo sa daan. Halika na. Grabe yung naubos kong pera sa dami ng kandila na tinirik ko sa problema ko kay Jean. Pero ngayon, bubulong naman ako kay St. Anthony. Okay, Nay. Good luck. Anak naman, huwag ka nang ganyan. Kasi si St. Anthony ang bubulong mo palagi doon. Yung nawawala sa'yo. Oh? Hmm. Ano bang nawawala sa atin? Yung mapapangasawa mo. Naku, Nay. Siguro man nakita mo naman yung buhay ko. Nakita mo kung gaano kahirap ang dinanas ko. Sa tatay mo, walang kaambi-ambisyon ang katawan. Gusto ko naman yung maayos ang buhay mo. Ang dapat gumagana ngayon, yung practical, yung utak mo ang gumagana, Mean. Nay, lahat naman ho ng tao may ambisyon. Eh, hindi nga lang ho lahat umiikot sa pera. Tulad ni tatay, tsaka ni Jean. Hindi man big time sa karir, big time naman magmahal. Sus, Mariosep, Mean, ang ganda mo! Ang ganda mong tanga! Anak, dinasal ko sana talaga na natalisod ka na lang sa taong titulado. Yung doktor, engineer, architect, yung ganyan! Hindi yung lalaking walang direksyon yung buhay! Marami naman kayo, Nay. Eh, kahit hindi titulado si Jean, sigurado naman akong magpupursige kaming dalawa. Nay, makikita niyo kung ano? Maiaahon ako nun sa hira. Wow! Kailan ka ba magigising? Alam ko na. Yun ang ibubulong ko kay St. Anthony. Ibalik sa'yo ang katinuan mo! Loka! Sige na nga! 1,000,000 pa ititiri ko nito! Bayan! Ito la. Ang ganda, di ba? Oo. Nakakapanibago. Masasanay din kayo. At sabi ni Attorney B, lagi niya kayong dadalawin dito. Attorney B. Miss Beautiful! Kwakikik! Pumts! 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 Bago umalis kami pakinggan, kanya-kanyang trip walang basagan. Walang goodbye dahil nasaan ka man na hindi ka namin malilimutan. Salamat sa iyo sa tiyaga at oras mo. Hanggang sa muli, we love you, Tito Jean. Yo! Yes, yes, yo! Pick it down, yo! Yo! Galing nyo naman siya. Sino natutunan niyan? Sino nagturo sa inyo niyan? Mas magaling pa kayo sa akin, ha? Kami-kami lang po. Talaga? Tito Jean, ginawa po namin para sa inyo. Ito po, oh, para kay Tita Mean. Namimiss po namin kayo. Grabe naman kayo. Eh, isang thank you lang sa akin, tsaka isang mahigpit na yakap. Okay na sa akin yun. Ha? Thank you po. Thank you po. I can't feel them. Worse than before. Parang wala na akong maramdaman.
ano, Doc? His case becomes worse. Kung noon, nigagalaw pa niya ang mga binti niya dahil may nararamdaman pa siya ng konti, pero ngayon, totally wala na. That fall triggered that. Doc, kailang nawawala yung pamamanid niya? This is a situation that is just bound to happen. Mahulog man o hindi si Renato, darating din yung point na mag-worse ang kanyang condition. Remember the advanced treatments that I'm telling you before? Yeah, I remember that. Yung ayaw ng dad? I'm afraid it's not an option anymore. Pero wala dito noon. It's only done in the States. Unfortunately, yes. Basta alam ko tama yung ginawa ko. Kaya mas okay na si Lola Remedios ang maging guardian ng mga bata. Basta alaking sila matitinudo. Yes, I love Lola Remedios. Ano yung pakaramdam ko? Parang ako nagigilty. Parang may mali. Pakaramdam ko parang wala akong kwentang tao. Si Punks ang tawag dyan, Jean. Ano yun? Si Punks! Separation anxiety. Yung kapag napaiwalay ka sa taong mahal na mahal mo, eh miss na miss mo. Mawawala din yung bukas. Bakising mo, hindi ka na ganyang kalungkot. Oh, gambi, oh! Gambi na! Gambi, gambi. Oh. Ah! Ah! Yeah. Yan, oh. Straight, ha? You're okay now, anak. Alam mo bang marami akong tiniis para lang makita kang ganyan? Kaya hindi ako papayag na guluhin niya tayo. He was never a father to you and it's too late kung ngayon pa siya magpapakatatay. It's too late. Hi, Dad. Yes, Bianca. Magpapaalam po sana ako, lalabas kami ng classmates ko mamaya. Oh, what's the occasion? We finally got the results of our exams. And? Well, Dad, I made it to the top 10 of the class. Top 10? Kung palagi na lang top 10 ka, sa palagay mo ba magiging cum laude ka? Dad, pinaghirapan ko pa rin naman po yun eh. Let me make a suggestion, young miss. Why don't you go back through your books? Review them. I'm sure you'll find nuggets of wisdom. I mean, stay home na lang. Sinunod ka naman lahat ng gusto niya, Ma'am. But I feel like kahit na anong medal, it will never be enough for him. Intindihin mo yung daddy mo, ha? He doesn't want you to be like your Aunt Lilette who has failed in life. Ma'am, yun nga ang hindi ko maintindihan eh. Why do I have to suffer? Dahil sa mga kasalanan ni Aunt Lilette kay daddy. Kasalanan ko ba kung napabayaan niya yung paborito niyang sister kaya nagtanan nito at nabuntis at the age of 19? I'm not like that, nor will I become like her. Paano mo papatunayan mo yun sa daddy mo? Ito mo, it came from your mouth. Hindi ninyo ako pinagkakatiwalaan. Kulong na ako sa paghihigpit ni daddy. I am no longer happy with my life. Trust me that one day pasasalamatan mo ang daddy mo kapag naging abogado ka na. Pag naging successful ka na. What if that's not even what I really want to do? I thought all the while you wanted to be a lawyer. Nobody really asked me what I really wanted to do in life. Hello, Nikki. Where are you na? Jojoin ka pa ba? Kayo na ba kami nagsastart dito sa bahay? We can leave anytime. Hindi ka naman pinayagan o... Forever ka nalang ba sunod-sunuran sa daddy mo? Hindi ka naman na-appreciate. Ano? Aasahan ka pa ba namin? Yeah. I'll be there. Yes! Finally! Girls, kasama na si Bianca! See you. Cheers to acing our final exams. Yes. Cheers! Woo! Congratulations! Yes! Ay, hindi mo nga yung order yan. Pinabibigay pa. Ha? Finally, magkaka-boyfriend ka na. So, kakahiya? Ano ba? Ladies, hi. Hi. My name's Jacob. You are? Bianca. Hi, Bianca. It's nice to meet you. Good to meet you, too. Ready? One, okay. Two, three. It's for you. Thank you.
pinagbabawalan na ako ng daddy ko na makipagkita sa'yo. Daga, you know what? Never let anybody stop you from being happy. Pero natatakot ako, Jacob. Kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan. I love you. I love you too. Siya mapakali sa pag-aalala sa iyo dahil hindi ka sumasagot sa mga texts namin at tawag sa iyo. He was on his way to meet your friends when a truck rammed into his car. Hindi to dapat nangyari kung hindi mo siya sinuway. Kasama mo na naman yung lalaking yun, di ba? Alam mo, ayaw sa kanya ng daddy mo. Bianca, wala siyang idudulot na kabutihan sa iyo. At huwag mong hayaang masira ng tuloy ang kayong dalawa ng daddy mo. You can't be pregnant. Kaya hindi ko kayang panagutan yan. Jacob, di ba sabi mo hindi mo ako pababayaan? Bakit ngayon ayaw mo akong panagutan? Jacob. Jacob, anak natin to. Ako rin naman natatakot ako sa parents ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya nga kailangan na kailangan kita. I love you, Jacob. Di ba nagmamahalan tayo? Bianca. Bianca. Bianca, I'm married. I'm sorry. I'm really sorry. But I can't jeopardize my marriage for this. I cannot. Look, I love you. Bianca, I love you. I do. But I also love my wife. Walang hiya ka. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo. Hayop ka! Hayop ka! Nagtiwala ako sa'yo! Hayop ka! Buntis ka! Sumugot ka! Buntis ka! Ah! Renato, walang may gusto na nangyari. Walang may kasalanan. Kasalanan mo ito! Matapos na malaman natin siyang nagsisinungaling sa atin, pinayagan mo siyang lumabas. Nasaan ang lalaking yan? Pagkakasalan ka ba niya? Bianca, pagkakasalan ka ba niya? Hindi po. Nagsawa na po pala. Handa ka na ba, anak? Malalate na tayo sa flight. Tama ba itong gagawin natin, ma? Anak, ito na ang pinakamagandang magagawa natin para sa baby mo. Kesa naman sa ipampo natin siya sa orphanage katulad ng unang balak mo. What if alagaan ko na lang, ma? Ikaw na nga nagsabi na hindi ka pa handang maging isang ina. Kawawa naman yung anak mo pag lumaki siya ng walang ama. Hayaan mo na kami ng daddy mo na maging magulang niya so that you can concentrate on getting your life back together and fulfill the dreams of your dad for you. Kanina naiiyak na ako, kaya lang pinipigilan ko. Okay lang naman umiyak ka. Kasi alam mo, naaalala ko yung kuya ko. Bigla na lang akong iniwan.
biglang nawala. Kaya buti na naman dyan si Kuya Emong. Lagi nandyan para sa atin. Si Kuya Emong, hindi talaga tayo iiwan. Tayo talaga ang solid. Pero alam mo, pag may isa talaga sa ating nawala, iiyak talaga ako at hindi ako titigil hanggat di tayo nakukompleto ulit. Ha? Eh paano kung hindi tayo nakukompleto ulit? Di iiyak ako buong buhay ko. Eh paano kung maubos luha mo? Eh di, mamamatay na ako kasi wala ng tubig dito sa katawan ko. Ha? Patay agad? Hindi ba pwedeng magkasakit ka muna, Ate Dada? Joke lang. Kaya talagang dalawa, no? Puro na lang kalokohan yung pinagkikwentuhan nyo. Patulog na nga kayo. Tulog na tayo. Umot na. Good night. Good night, Kuya Emong. Good night, Kuya Emong. Tulog na kayo, ha? Hello? Oh, magising pa kayo? Kung tulog po kami, sino sasagot ng tawag nyo? Si Kuya Emong, magising pa? Nandun na po siya sa kwarto niya eh. Ako naman! Sandali lang. Sinisigurado ko lang na behave kayo kay Lola Remedios katulad ng biniling ko sa inyo. Behave po kami, Tito Jean. Kayo lang, di ba maaga siya natutulog? Wala na nagkukwento sa amin. Wala na rin nagkakamot ng ulo namin bago kami matulog. Alam mo, gawin nyo, matulog na kayo na maaga. Ako naman! Sige, pakasus kay Ningning. Hello, Tito Jean? Behave ka ba dyan? Hindi ka ba makulit? Hindi po! Okay, sige, good night. Good night po, Tito Jean. Kiss ka po namin. Para kay Kuya Emong. Para kay Ate Dara. Para sa akin. Mwah! Ang dami namang kiss nun. Good night. Good night din po. Good night, Tito Jean. Bago umalis kami, pakinggan. Walang goodbye dahil nasaan ka man na hindi ka namin malilimutan. Hanggang sa muli, we love you, Tito Jean. Mas pipiliin ko na mahiwalay sa inyo kung alam ko lang na sa mas mabuting kamay kayo mapupunta.